Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, hello po, Father. Magandang gabi po. Magandang gabi from France. Hello po. Yes. Yes, Father. Masaya ako kasi pagkakataon ko naman makatanong ngayon. Sister, excuse po. Pwede po makapagbukas ng camera? Ay, okay. Sure. Sorry po, ah. Sorry. Ayan. Sorry po. Yes. Father, may tanong lang po ako. Ano lang po ito? Maari po bang sa panahon po ngayon, si Lord ba maaring po magparamdam sa panaginip? Father? Pwede ba ang Diyos magparamdam sa panaginip? Sa ang sagot natin, pwede. Opo. Either divine or demonic. Either ha. Divine or demonic. So, okay, katulad na ni San Jose, nagbigay ng mensahe ang Diyos sa kanyang panaginip. Diba? Sa Old Testament na yung Jose, anak ni Jacob, diba? Nakikiusap ang Diyos sa pamagitan ng panaginip. Either divine or demonic. Meron din kaming pasyente. Ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya sa panaginip. Pero hindi pala yun Diyos. Nag-disguise na Diyos. Either divine or demonic. Thank you, Father, kasi I'm worried. Kasi, siyempre, lagi ako nanonood sa inyo. Kasi gusto kong i-verify ako sa inyo na kung si Lord ba talaga yung nag-tumawag sa akin. Kasi, actually, Father, yung time na yun, naliligaw po ako sa panaginip ko. And, ang maganda lang doon, siya po yung nag-lead sa akin, palabas. So, gusto kong i-confirm kung if it's God talaga. Kasi nga, nagsalita po siya ba, Father, sabi ko, ang tawag ko po kasi sa kanya, Father, sir. Sabi ko, sino po sila, sir? Yun po ang sagot ko. Sabi niyo, I am God. Ano po kasi ako, Father, may diplomacy. Kaya sabi ko, sorry po, sir. Sorry po, God. Tapos, ngumiti po siya ng pagka, tamis-tapis. Kakaiba po talaga yung boses niya. So different. Kakaiba po yung boses niya. Ngumiti lang po siya. So, yun nga po, Father. Either divine or demonic. So, mas mabuti na ma-renounce mo yung mga occult involvement sa mga ninyo mo. Dahil konektado po yan. Dahil meron kaming pasyente dito. Si Mama Mary talaga ang makipag-usap sa kanya. Sabi niya, Father, ngayon, Father, nang gagamot na ako. Dahil si Mama Mary ay nakipag-usap sa akin sa panaginip ko. Totoo? Oo, Father. Ayan nga, pumunta ko dito. Dahil yan ang mensahe ng mahal na ina. Na susuportahan mo ako sa kanyang mga mensahe, i-spread mo yung mensahe na ni Mama Mary. Noong dinilibrans natin sa kanya, yung demonyo ay nagpa-as if lang na si Mama Mary. Nag-react siya noong ina-exercise natin, dinilibrans natin, nag-diagnose, declare tayo. Ang sabi na ni Mama Mary sa nagsalita si Mama Mary sa kanyang katawan. Reverend Father Darwin Gitcano, I am the Lady of... So, nag-mention siya ng isang apparition, ng Lady of... hindi approved ng simbahan. Alam, you know, Father Darwin, I am sending her to you to protect her and to promote my message. The message of love, the message of mercy, the message of reconciliation. Listen to her and protect her. Sabi ni Mama Mary,
yung makikita niya sa paninigilan. So, sinusulim ko. Dahil hindi naman papasok yung Mama Mary sa mag-possess yung mahal na ina sa katawan ng katulad natin. Nung in-exercise ko, exorcismus na yung sulim exorcism, and nag-iba na. Sabi ng ni Mama Mary na, "Hindi ako takot sa'yo, Darwin! Hindi ako takot sa'yo! Ako ang Reyna sa kabundukan." Diwata pala. Diba na yung Reyna sa mga diwata dun sa kabundukan sa Mindanao? So, ano ba ang punto ko, Sister Franz? Ang punto ko ay mag-ingat tayo. Either, kaya nga ang simbahan, ang pinaka huli na maniwala sa mga apparition, sa mga vision na iyan. Dahil, nang una, maraming i-consider natin bago natin sasabihin na it is from God or the enemy of God. Katulad ng Our Lady of Beatrix sa Lipa. No, ang dami ngayong nagagalit sa atin, ang daming gumagaling. Yung mga petals ay naporma na Mama Mary. Ma-amaze ka. Naporma na mga imahin sa ating Panginoong Hesukristo. Pero, it is not from God. It is not from God. Hanggang ngayon, ang dami mga Katoliko nagagalit sa atin. Para ang demonyo ay mag-present sa kanyang sarili, seemingly from God. Seemingly from God. So, mag-ingat ka kapatid, mag-ingat tayo, huwag tayong maniwala agad. So, the best na malaman natin yung kalooban ni Kristo, kalooban ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang simbahan. Because the church is the pillar and foundation of truth. Hindi niya ma-deceive ang buong simbahan, kapatid. Kung alam natin ang kanyang turo, kung alam natin ang doktrina ng simbahan, na simbahan lang ang kinatutukutan ng mga demonyong ito. So let us go to the sacrament. Kung gusto natin matanggap si Kristo litra po litra, sa buong persona ni Kristo, let us receive the sacrament of confession. Let us receive the body of Christ. Yan! 100% po yan. Kahit walang panaginip, walang vision. Actually, Father, I have a monthly confession. And nagpa-deliverance din ako kay Father. I have monthly confession and nagpa-deliverance po ako dito sa San Sebastian, di sa Mindanao. Taga Manila po kasi ako. At yun po. So, sa lagi ko po kasi nanonood sa inyo, regular viewer niyo po ako, ng punto po punto. Yun, at ang dami ko na pong in-apply sa buhay ko. And I renounce my occultism, then my, yung mga ninuno ko. Na-renounce ko na lahat yung Father. But tulad nga, sir, Father, na sinabi niyo na hindi ako pwedeng makampante doon. It's bothering me kasi means sa kabilang banda natutuwa po ako. But it's God. At kabilang banda nag-doubt ako kasi yun nga po ang sabi mo. And maybe it's a demon na nagkukunwari siya. So yun lang Father, inano ko lang, kinonfirm ko lang. And thank you po doon siya. At yun lang naman po. May isa na lang akong katanungan, Father. Hello? Go ahead po, sister. Go ahead po. Okay. Isa na lang po yung tatanungan ko. Father, this is personal kasi nga nahihirapan din ako mag-desisyon sa aking... Paano po, Father, malalaman yung will ni Lord para sa'yo? Kasi tulad niyo po, naging pari kayo. Paano niyo po nalaman na yun yung will ni Lord para sa'yo? Hello? Nawala si Father Darwin. Father Darwin? Nawala. Nga, si Father Darwin. Nandiyan napunta yun. Nawala si Father Darwin. So, Brother Janlo, pasagot natin siguro kay Brother Wendell. Brother Wendell? Wala talaga. Brother Wendell, mag-isagot na lang yung tanong. Nawala ba si Father? Nawala, Brother Wendell? So, yung tanong niya, paano... Ito na. Pumasok sa Father. Okay. I-accepted ko na. Okay.
Bigay mo na natin kay Father. Na-shutdown to. Na-shutdown to si ano? Si Brother Darwin. Nakabalik na? Ayun. Ayun na po, ayun na po siya. Na-burn out. Nag-burn out. Na-burn out sa dito sa atin. Lo, baka dito. Ang kadalit. Pero nag-bumabalik na. Okay na bro, dyan do? Okay na, okay na. May katanong. Sige, pakilig yung tanong mo, Ate Franz. Okay po. Father, nahiyaman ako matanong ako. Personal. Medyo nalilito ko sa decision making mo. Tulad mo, Father, paano po ninyo nalaman na yun yung will mo na or will ni God na maging pari ka? Ganon. Ako po kasi, Father, may age po kasi. Nakukulitan kasi ako sa parents ko kasi sa mga kapatid ko. Kasi po, ayoko na po kasi talaga yung asawa. Ano po kasi yung gusto lang po na naging single. Although, ang dami pong kailangan i-settle. Pero hindi ko po sila masagot lahat. Kahit yun, yung mga proposal. Ayoko po talaga mag-asawa. Paano kaya po para malalaman yung tamang sagot kung ipagpapatuloy ko po ba? Hindi po, hindi naman po Father, ayoko naman po mag ayoko magmadre, gusto ko lang po talagang mag-i-spirit. Ganun po, may tatlong bukasyon tayo. Unang-una ay religious life, yung pagkapari at pagkamadre. Pangalawa ay single blessedness, yung pagka-single mo ay calling din yun. Kahit wala kang asawa, wala kang nobyo, wala kang nobya, single blessedness po yun, calling po yun. Pangatlo is married life. Pangatlo. Yung tatlong iyan ay isa lang ang rason bakit may tatlong bukasyon. Isa lang yung universal calling. May individual or particular calling tayo, pero universal calling isa lang. Madre ka man, religious life, pare ka man, single blessedness, wala kang noyo, wala kang asawa, at married life, itong ito ay may isa lang na universal calling na maging banal. At alam nyo, sister, ang unang naging banal na canonized ay hindi pare, hindi madre, hindi din cardinal, hindi obispo, ordinaryo na laigo. Married person, si San Lorenzo Ruiz. Pangalawa, single, si San Lorenzo Ruiz. Pangapat, pangtatlo, malapit na, totoong obispo na ito, si Bishop Kamumut sa Cebu. So, lahat ng bukasyon natin, isa lang yung universal calling natin, yung pagkabanal. Hindi tayo makapasok sa langit kung hindi tayo banal. Kahit single ka ngayon, hindi na mawala na kulang yung buhay mo. We are already complete because we are created by God. As male, as female. Kumpleto na yung pagka babae mo. Kumpleto na yung pagka lalaki mo. Kung magpakasal ka, kung meron kang darating na nobyo, merong magsasabi na, you complete me. Hindi po yun sapat. Hindi po yun tama, logically. Anong tama? We share our completeness. Dahil 100% na lalaki na ako, 100% na babae ka na. So we shared our completeness. Kung magpakasal ka sa nobyo mo, hindi tama na sasabihin mo, you complete me. Because we shared our completeness. Okay? Kompleto ka na kahit hindi tayo nag-asawa. Ako din, kompleto na ako. Kahit hindi ako nag-asawa. Si Brother Wendell, kompleto na din. Kahit nag-asawa. Merong asawa si Brother Wendell, si Ati Sarah. So, ang si Brother Wendell, si Brother Jando, at si Sister Lisa, they shared their completeness. Kompleto na si, no? Si Brother Jando bilang isang lalaki. Si Sister Lisa, kompleto na din bilang babae. So, they share their complete.
pares. So, yung mga pares, sasabihin na, kulang yung buhay ko dahil hindi ako complete. Hindi yan tama. Because we are created in the image of and likeness of God. So, yung nakasal, they share their completeness. Yung mga hindi nakasal, they are already complete. Because we are creating the image and likeness of God. Sister Lance, France? Thank you, Father, kasi ang daming deception eh. Ang dami pong makukulit talaga na hindi ko po kasi alam paano yung proper na isasagot po sa kanila. Nasasaktan po ako tuwing nakukulitan, na nangungulit po yung mother ko. Siyempre po, palagi niya ako inaalala. Inaalala niya po ako. Hindi ko po alam kung anong proper words na sasabihin ko sa kanila na hindi na talaga akong mag-aasawa. Kasi nagbigay din po kasi ako ng false hope sa kanila. Sabi ko, okay, sige, pag-uwi ko, yan, mag-meet kami or something ganito. Pero wag mo din i-close yung mga alam opportunity. Ilang taon ka na kung okay lang nalaman. Dahil meron akong kaibigan, meron akong kaibigan din na sabi niya, hindi na ako papasok sa buhay ng may relasyon. Pero dumating talaga ang 44 years old na si Brother Edgar na nakasal. Pero nung una, close na close siya. Pero ngayon, sabi ko, umiibig ka na. At dumating talaga yung para sa kanya. So, kung merong dadating na para sa'yo, let's see. Come and see. Okay, Father. Last na lang po na itong tanong ko sa'yo na. Yung po bang, tama po ba na i-offer mo kay Lord na yun yung ayaw mo na lang mag-asawa? Hindi dahil ayaw ko po mag-asawa, Father, kasi pili ko may dalawang isip ako kung mag-asawa o hindi. Doon po talaga ako confused kasi ang gusto ko, i-offer ko na lang kay Lord yung pagiging single ko. Kasi gusto ko pong mag-serve, gusto ko pong gawin yung mga bagay na that. Parang gusto ko, para sa pili, parang pakaramdam ko, Lord, gusto ko maging penance ko yun. Yung gusto maging single na kasi all of my life, parang punong-puno akong kasalanan. So, ganun yun, Father. Tama po ba yun, Father? Kung saan ka productive, mas mabuti. Kung saan ka productive, ikaw mag-discern doon. Kung saan ka bubunga ng lalo, doon ka tinawag ng Diyos. Diba? Sabi niya na tinawag kita upang magbunga ng marami. Kung saan ka magbunga ng marami sa married life, mas mabuti. Tayo ka ng mga family at night, apostolate. Kung sa single din, meron din. Single for Christ. Ang dami talaga. So kung saan ka effective, kung saan ka productive, dyan ka tinawag ng Diyos. Kung saan ka masaya. Dahil gusto ng Diyos masaya ka. Diba? The joy of the gospel. So, dapat yung decision ay hindi galing ng sa labas. Yung decision mo ay galing sa puso at bunga sa iyong dasal. Dahil, ano ang iyong kaloob ng Diyos? Ano yung kaloob ng Diyos? At, damhin mo galing sa mula sa puso mo at bunga sa dasal mo. At kung saan ka produktibo, kung saan ka effective, yan na. Just follow the way of Jesus. And then, dapat masaya ka. Very consoling kahit maraming mga pagsubok sa decision mo. At hanggang kang tumanggap sa mga balakid bilang isang single. Kapatid? Thank you so much, Father. Thank you so much, Father. Maraming salamat din. I feel relieved, Father. Saan siya ngayon? Manila ako, Father. Nandito pa ako sa Manila. Saan siya Manila? Ha? Quiapo. Malapit ka lang sa Quiapo Church. Opo, malapit ako. Punta na ako doon. Punta na ako doon. Sana nga po makarating ako ng Bohol, Father. Sana makamit ko kayo.
Thank you, Father, and God bless sa lahat. God bless sa inyo, sa iyo, Sister Franz. Thank you, Father. Yes. Dre, mag-react lang ko kamay at yung gingon sa sinabi mo, Dre, na... Oh, mag-react lang ako doon sa sinabi mo, Dre, na... yung kompleto na yung pagkalalaki ni Brujando. Oh, ito na dito na yan. Anong lesson mo doon? Duda ako kasi minsan yung boses niya, Dre, nag-iiba. Nag-iiba? Yan lang reaction mo, Brujandre. Yan lang, may reaction ka din, yung Brujandre. Ayoko nang mag-react. Boses lang yun, bro, dyan rin. Pero ang totoo na yun. So, hanggang pa tayo ng isa o tama na? Tama na. Okay na yun. 10:16 okay na. At ako pa mag-misa sa umaga. So, ano next step? Sir, congratulations sa inyo, Father. Dumating na ang inyong silver. Congratulations din, Professor. Sana all. Sana all na lang kami, sana all. At congratulations sa atin lahat. Brother June Day, Brother Aljan. At sa lahat ng mga nanood ngayon, just follow and subscribe din yung YouTube channel ni Brother... Ano yung YouTube channel ni Brother June Day? Kaabag sa Simbahan. Kaabag sa Simbahan. At kay Brother Aljan? Mr. 721 Catholic. Ano? Mr. 721 Catholic. Mr. 721 Catholic. At ka Brother Romil? Romil? Katotohanan ating pag-usapan. Katotohanan ating pag-usapan. Sino pa? Brother Dens? Mr. Curious Catholic. Mr. Curious Catholic. Brother Angel. Brother Angel? God Healing Mission. Ha? God Healing Mission. Ang lakas ng ulan dito. Dito rin, malakas. Malakas. Brother Tata pa. Brother Tata, Rusal, yung pangalan niya. Research niyo po. Pagsiwalat sa katotohanan. Pagsiwalat sa katotohanan. Sino yun? Ano? Fuckbusters. Fuck. Buster ni Kaburnok. Sino pa? Ano, straight to the point ni Brother Janlo. So maraming salamat sa inyo, Brother Jando, Brother Aljan, Brother Angel, Brother Tata, Brother Windel, Brother Ramil. Romil. Uy, sa Ted na. Ate Edna. Andiyan sa Ted na, nakarisan. Ano? Ate na, nakarisan sa Ted na. Awesome.